Ganyan naman. Crispy rin siya. So, hindi nyo siya mahalat ang towel. So, kala nyo manok lang siya. So, pero pagbukas nyo ng ganun, guys. So, welcome back na naman sa isa nating video for today. And kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe ka na at hit mo na rin yung like button at i-like mo yung video na. For today's video mga guys, itatry natin yung viral ngayon sa Pilipinas, which is yung Jollibee towel or Jollibee basahan o ano man yung tawag nila dyan, or Jolly towel. So, siguro alam nyo na rin kung ano yung tinutukoy ko. At ito yung isang customer na nagpa-deliver ng Jollibee chicken na yung paghiwa niya or pagbukas niya, tuwalya yung or towel na napampunas yung naluto na piniritong manok. So, towel. So, bali, yan yung itatry natin for today. Siyempre, meron tayo dito, ano, meron tayong manok. Yan, meron tayong chicken, whole chicken yan. Pero, hatiin ko na lang to kasi medyo malaki to eh, tsaka madami. I-adobo ko na lang yung iba. And then, syempre, meron po tayo dito ng towel. Ito. Yan. Bumili ako ng bagong basahan kasi doon sa ano, mukhang dugyot, diba? Ang mukhang madumi na, mukhang brown na yung basahan nila. Ayan. So, maliit lang siya. Saktong-sakto. Syempre, hugasan muna natin yan. O, tingin nyo mga guys, tingin nyo kaya sinabotahe yung Jollibee? Or talagang may pagkakamali lang yung crew ng Jollibee? At nailuto niya yung basahan or whatsoever. Kapag kasalanan ng crew, posibleng yung pamunas nila doon, posibleng nahulog doon sa kasama ng mga chicken at na marinade niya yun at sa breadings. So, possible, pwede rin sinabotahe, tingin nyo. Malamang set up na yun, tapos nandoon na yung mga manok, tapos gumawa sila ng may basahan na chicken, tapos nilagay lang doon, tapos binidyuhan katabi nung ano ba yun, yung gravy ba yun, yung gravy ng Jollibee, yung packaging ng Jollibee. So, pwede rin ganun. So, ngayon, sa pagluluto natin ngayon, malalaman natin at i-explain ko sa inyo kung ano yung mga possible scenario or ano yung magiging itsura nung tuwalya kapag ginulong mo siya sa breadings, kapag minarinate mo siya, or kapag pinrito mo siya. So, possible kaya yun na hindi malalaman nung crew na nagluluto nun kung natuwalya na pala yung naluto niya. So, let's start. So, prepare mo natin yung manok. Slice lang natin. Okay, so una mo natin gagawin mga guys. I-marinate muna natin tong chicken. Ayan. Lagyan natin siya ng isang itlog. Paminta, asin, cornstarch. So guys, kung gusto niyo matuto ng recipe ng how to make Jollibee Chicken Joy, so punta kayo sa may playlist ko. Mayroon akong mga Jollibee playlist dyan. Doon po yung ating Jollibee Chicken Joy recipe. So punta po kayo dyan. So lagay tayo ng konting oil. Tapos i-mix na natin. Kasi guys, yung sa Jollibee na ano, dumarating na sa mga branch nila nang nakamarinate na. So, bali ganito na yon. Bali, gagawin na lang nila doon. I-breadings na lang nila. Ilalagay na lang nila sa harina. Tapos, piprituhin. So, ganun lang kabilis. Kaya dumarating yan doon. Ano na. Marinated na. Lagyan natin ng garlic. Para mas masarap. Ayan. Siyempre yung ating basahan, ilalagay na natin. So, panigurado ako, hihigop to ng mangtong marinate niya. So, ilalagay natin ganyan. Ayan. So, binasa ko na guys yung towel ha. So, basa na yan. So, lagay natin dyan. Yung kita niya naman, parang tinuyo niya na yung ano, yung marinate natin. Ayan, sigurado ko malasa na to. Ngayon, ilalagay na natin siya dito. So, gagayahin natin yung
yung setup ng Jollibee na dumarating sa kanila na nakapack na. So, diba guys, malalaman mo talaga kung may iba kasi kulay manok yun, tapos ito, ano siya, towel. So, malalaman mo, iba yung kulay niya. So, pagpalagay na natin, hindi napansin ng crew yan. So, nangyadyan yan, nagawin natin, i-marinate natin to. Marinate natin at least 1 hour or 2 hours or overnight para mas masarap. Pagawa tayo ngayon ng breadings natin. So, kailangan natin ng flour. Ito, all-purpose flour. Tapos, maglagay din tayo ng cornstarch. So, bali, kung 3 portion to, 1 portion yung ating cornstarch. Maglagay din tayo ng garlic powder. 1 tablespoon ng onion powder. 1 tablespoon din ng paprika seasoning. Or kung meron kayong 5 spice, pwede rin yun. So, lagay din tayo ng paminta. Tsaka yung ating salt. So, mix lang natin. So, bali ito na yung ating breadings. Ito yung nilulubugan ng mga manok sa Jollibee. So, bali, pagkarating ng mga manok, bago nila lutuin, ilulubog nila dito sa may breadings. Isa sa mga senaryo, kung dumarating sa Jollibee ba nakapack to, ang ginagawa kasi ng mga crew doon, pagtanggal nila dito, kasi may mga sarsa pa to eh. May kumbaga eh, may ano pa siya, medyo may tubig-tubig pa siya. Bali sinasala muna nila yon. At pagkasala, iniisa-isa ngayon nila nilalagay sa may breadings. Dapat kasi kukunin nila to, diba sinala na nila, tapos kukunin nila kasi medyo basa-basa yan. Pag niroll nila dito yan sa may breadings nila, kakapit yung breadings dyan. So, dapat yan, iniisa-isa nila. Kagaya nito. Yan. Bali, himas-himasin nilang ganyan yan para sumiksik yung mga harina doon sa ano, para ma-well coat yung manok. Tsaka mas para manipis lang yung breadings niya. Kung sanay yung crew doon, kung hindi siya nagmamadali, kung sinusunod niya yung procedure, sigurado akong mapapansin niya yung na towel pala yung nilalagay niya dito sa may breadings. So ngayon naman, kung magmamadali ngayon yung crew dahil nga diba, maraming order, halos karamihan ng order nila yung ano, yung delivery. So malamang magmamadali yung crew. Yung nasa plastic, bigla niya nalang binuho sa isang kawa ng harina. Kaya malamang, hindi mo talaga mapapansin yung towel na nasa loob nito. So yeah, medyo malabo-labo na siya kasi medyo naging kakulay na siya nung mga manok kasi sinipsip na rin ng tuwalya yung pang-marinate natin. So halimbawa, nagmamadali yung crew tapos binuhos niya ng bigla ng ganyan. Ayan, sa harina. Tapos, syempre, inalog-alog nila agad yan. Tapos, halimbawa, ayan. Pero kung matalas yung mata mo, mapapansin mo siyang harina. Pero let's say, hindi niya napansin. Kasi nga, binuhos niya lang bigla, di ba? So, andyan niya. Pag once na gumulong na yung sa harina, hindi mo na talaga rin mapapansin yan. Ayan, kasi maraming harina yun. Isang bandihado ng harina yung breadings nila eh. Kaya pag nalaglag yan dyan, antimano kasi lulubog ka agad yan eh. Lalo kapag punong-puno yung breadings nila, yung bowl nila ng breadings. So, hindi mo na talaga mapapansin yung tuwalya dyan. Sa experience ko, kasi nagtrabaho ko ng maraming taon sa restaurant, kapag nagmamadali ka talaga, minsan sino-shortcut mo na yung mga procedure. So, pag, lalo na pag maraming order. So, ganyan. Kita nyo, balot na balot yung manok. At yung tuwalya, mapapansin nyo pa ba? Hindi na, di ba? Yan, kala mo, balat lang siya ng manok. After nito, hinihilera na nila to sa may isang, meron na kasi sila doon ano, rack. Yung kasi yung prituhan nila, nilalagay nito. Parang KFC din, meron silang rack, mga yung rack na yun, nilalagay nila to isa-isa doon. Para pag pinirito, lubog siya lahat at saka hindi siya lumulutang-lutang. So kung isa-isahin mo yan, tapos yung basahan natin, hindi ko na malaman kung nasaan na. Paghawak ng ganyan, di ba parang manok rin siya. Ayan. Once na nailubog mo na yan dyan sa breadings, nako, wala na. Talagang mapiprito mo talaga yung tuwalya. So, iprito na natin to. Siyempre, unahin muna natin yung ating manok. Kasi mamaya kakainin ko to eh. So, ihuli ko na yung tuwalya.
Ayan, tapos na yung ating manok. Susunod na yan natin yung ating pinakahihintay. Jollibee towel. Okay? So, check na natin yung ating temperature. Okay, so ito na. Ito na yung ating pinakahihintay. Yung ating Jollibee towel. Sigurado kung magiging crispy and crispy to. Kasi higop na higop niya yung sarsa eh, pati yung breadings eh. So ilagay na natin. Right. Ayan na yung ating towel. So ayan guys, hindi niya talaga makapansin na tuwalya yan. Kita niya naman, pang manok talaga. Luto na yung ating towel. So pag nilagay mo yan dyan, di ba? Pag nilagay mo yan dyan, di ba? Hindi mo na siya makapansin na tuwalya yung ayan, crispy crispy din eh. Kita nyo. Ayan. Siyempre yung ating Jollibee chicken. Jollibee towel. Malutong din siya. Diba? So hindi mo talaga mapagkakamala na tuwalya yan. Ayan, kita nyo naman. Crispy rin siya. So hindi siya malutong towel. So kala nyo manok lang siya. So pero pag bukas nyo ng ganun, ayun. Tuwalya pala. Ayan, ganyan na itsura niya. Diba? O. So, ayan mga guys. Ayan yung resulta ng ating Jollibee towel. Kung, so, ginaya natin kung paano nangyari doon. So, sa tingin ko lang, mahirap maano eh kung sinabotahe ba talaga o talagang may nagkamali lang sa mga crew na nagprito nito kaya nila hindi nakita. Kasi kung i-skip mo yung mga procedure na ginagawa sa Jollibee kagaya nung pagdating ng nakapackage, ihiwalay mo siya tapos ilalagay mo siya sa rack para medyo tumulutulo pa yung ibang katas niya at lalagay mo siya doon sa may harina niya, sa may breadings niya bago mo siya iisa-isahin mo kasi nalagyan ng harina. So mapapansin mo siya kaagad kung mayroong tuwalya doon or may kakaibang nahalo doon. Baka nagmamadali masyado kasi maraming order, bigla na lang binuhos doon sa may breadings, hindi mo siya talaga mapapansin. So hindi natin masasabing mali ng crew yun, pero malamang nanggaling din siya sa, pwede rin scenario yung nanggaling siya sa may planta or sa may factory nila, nung paggawaan nila, yung piniprepare nila yung chicken, na-deliver doon na mayroon ng towel, pwede rin yun. Malamang sa malamang, nanggaling siya doon sa factory. Or pwede rin naman yung, baka na naman sinabotahe sila. Pero syempre, di ba, pwede naman yun, umorder ka, tapos gumawa ka nitong tuwalya na to, nilagay mo lang doon, may kasamang Jollibee chicken, tapos nag-complain ka na, di ba? So pwede rin yung ganun. Sa inyo mga guys, ano sa tingin ninyo? Sinabotahe ba? Or nagkamali talaga si Jollibee or yung crew or yung factory nila? So sa tingin ninyo, ano po yung masasabi ninyo? Please comment down below lang kung ano po yung tingin ninyo na nangyari. At no hate po tayo. So disclaimer lang po, hindi ko po hate yung Jollibee. Actually, love na love ko yung Jollibee kasi simula pa bata, dito tayo nakasanayan kumain, di ba? At saka marami akong mga recipe about Jollibee. Meron akong Chicken Joy na Jollibee na nandito sa playlist ko kung gusto niyo makita. Meron tayong burger na Jollibee dyan. Meron akong Chicken Joy Jollibee. Meron akong kung paano gumawa ng gravy ng Jollibee. Meron ako dyan. Meron din ako doon yung Jolly Spaghetti. So, ayan. At meron din ako yung paano gumawa ng burger.
So tikman niyo yung, subukan niyo yung burger ko. Talagang kalasang-kalasa ng Jollibee talaga yan. So test, subukan niyo yung recipe na yan. Ililink ko dito sa description below, or ito po yung ating result. Ayan. Pag natkatiklop siyang ganyan, mukha siyang manok talaga. Ayan o. Oh. Ayan. Pagdating ko nga, makunat niya. Pero itong ibang manok, syempre masarap to. Grabe, gravy na lang ang kulang. So yan naman guys, I hope may natutunan naman kayo sa araw na to. At kung nagustuhan niyo yung video na to, please hit the like button. At please share nyo to sa mga friends ninyo kung paano nangyari dito sa viral ngayon na Jollibee towel na to. So please share and subscribe to my channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na rin yung notification bell para laging updated pag marami kang matutunan mga cooking tips at mga bagong recipe. So, annyeong again mga guys. See you next time. Annyeong! Thank you.